hindi naman ako against sa kanya, sa ginawa niya. Maganda nga yun eh, kasi para mas nalalaman natin kung tama ba ito, okay ba ito. So, nakikita natin yung meron dito sa, ano, sa, kung ano meron sa loob ng department store. Yan, sample na natin yan si SM. Ayan. Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ko ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Kasi nakarang araw pa yata ito. Ay, hindi. 5 days ago na pala, no, mga kaswisi. So, nag-upload si Miss Alex Gonzaga, no, sa kanyang social media. Asama na itong kanyang channel sa YouTube, no. Yung Sales Lady for a Day. Ayan. So, itong episode natin na to, mga kaswisi, hindi ito, hindi ako against dito sa kanyang vlog, kasi ito ay alam naman natin na siya ay kwela dyan, at saka talagang nagpapatawa lang siya dyan, at saka syempre, siya ay social media influencer, no? Hindi naman ako against doon. So, ang pag-uusapan natin dito, mga kaswisi, ito yung mga briefing na yung mga don'ts and do's na dapat nating malaman kapag tayo ay mag-i-start na mag-duty. So, itong mga actions niya dito, mga kaswisi, so i-correct natin yan para mas maintindihan natin kung ano nga ba trabaho ng isang sales clerk yan. So, kung ano man ang gagawin niya dito, syempre, kasama yan sa kanyang pagiging vlogger, di ba? Yan. So, ito naman, ang akin lang dito, mga kaswisi, gusto ko lang i-elaborate at i-briefing sa inyo. Magbibigay ako ng mga information about dito sa pagiging sales clerk. Pero since siya yung nandyan at ito yung kanyang topic, Sales Lady for a Day, so ito yung pag-uusapan natin ngayon, mga kaswisi. So, eto na. Let's go! So, ayan mga kaswisi, no? So, nasa selling area na siya. Yan, kung saan ay mag-i-start na siyang mag-duty dyan sa loob ng department store, mga kaswisi. Ayan. So, pa-play na natin, no? So, mga kaswisi, itong outfit niya to, mga kaswisi, ito yung outright, no? So, yung ID niya ay medyo iba. Yan, kung makikita nyo. Kasi hindi siya yung talagang totally empleyado ni SM, di ba? Since siya lang na-authorize na mag-vlog sa loob ng department store, so ito yung kanyang ID. Yan. Pero usually, itong outfit niya naman na to, it is outright. Outright employee, mga kaswisi. Ayan. Good morning, ma'am. Welcome to SM. So, yung ano na yun, yung greetings niya na yan, syempre, yan yung gagamitin natin kapag tayo ay mag-greet sa ating customers. So, isa yan sa customer service na dapat natin ibigay sa ating mga customers. Yan yung number one, yung smile and greet. Yan. Ako to! Hindi ba ako namumukaan? Huwi ako lang to. So, magsisimula na tayo sa pagiging sales lead. So mga kaswisi, yung ginagawa niya yung nagtatatalon siya dyan, no? So syempre kapag opening, mga kaswisi, so wala pang customers, no? So tayo-tayo pa lang, mga empleyado. So okay naman yung ganyan. Pero yung sisigaw-sigaw ka dyan sa loob ng selling area, which is bawal yon, mga kaswisi. So yung ginagawa niya lang dito, syempre, syempre dahil siya ay vlogger, di ba, artista na rin, TV host, ganyan. So parang pinagbibigyan lang ng company ni SM yung kanyang ginagawa diyan. Pero usually syempre tuloy pa rin naman yung operating hours natin diyan sa ano na yan, kung saan branch ito, so which is hindi ko alam kung anong branch to, no. Pero syempre ito yung ano, reality natin, mga kaswisi. Ano ba mga bago dito? Sino mga nagjowaan na? So, yung mga ginagawa niya, mga kaswisi, ayan, literal na literal yan, yung mga maritesan dyan. So, yun. Hindi maiwasan, syempre, kahit nasa selling area tayo, na kakaroon tayo na maritesan dyan, kung naman ang meron sa, ano, sa department, mga kaswisi. Yes, good morning po. Ano po, ay, good afternoon na pala. Ano po gusto niyo po?
So, yun mga kaswisi, no? Kung makikita nyo yung ginawa niya, so may makikita tayong letter X. So, yung pagkukulangot mo sa selling area, which is bawal yun, ha? Bawal na bawal yun. So, kung alimbawa nangangati yung ilong mo, mga kaswisi, needed mong pumunta ng CR or tinatawag na powder room. Meron tayong sariling powder room or CR. Gagamit lang tayo ng PR pass para pumunta sa CR at kung ano man ang gusto natin gawin doon, kung iihi ka ba, dudumi ka o whatsoever, so yun. So yung isa sa mga ginawa niya, ito, bawal na bawal yan. Yan. Siguro kung hindi talaga mapigilan, so tago ka na lang siguro sa mga module mo. Pero kung ibubroadcast mo or nakaano ka talaga sa selling area at nagaganyan ka, which is hindi maganda. So isa yan sa mga bawal. Yan. So, yan. Natawa tuloy ako. So, isa yan sa mga, literal na literal. Siyempre, kapapasok mo palang closing or opening, di ba? So, magtatanong ka na sa kasama mo kung ano ulam mo. So, which is nangyayari yan. Kasi, hindi naman totally lahat. Pero, karamihan, nagbabaon kasi, siyempre, nagtitipid, ganyan. Yun. So, literal na literal to. Reality kasi to, mga kasisi. Share tayo later. Ma'am, ito po gusto niya, ma'am. Okay. Yan. So, nagsisimula na siyang mag-assist ng customers, no? Sa mga shoes, no? Pagka ganito, mga kaswisi, ito yung area na to. Kung makikita nyo to, area ng outright yan, no? Yan. So, makikita natin yan. Nag-assist siya with the employee talaga ng SM. So, yun. Yan. So, nag-assist na siya dyan. Wow, ang ganda, ma'am! Parang nga mas bagay sa akin. So, yan, no, mga kaswisi. So, hindi mo kailangan gawin to, natatabihan mo yung customer para isukat yung ano niya. Hindi kailangan or hindi pwede na umupo ka dito sa customer's chair. Unless kung closing time na. Pero kung sa opening hours or operation hours, so hindi siya pwede. Hindi ka pwedeng umupo ng ganyan at mag-ano-ano ka. So, hindi yan pwede, mga kaswisi. Dali, bilhin na natin. Yan. Yung sa ginagawa niya, mga kaswisi, so hindi ka rin pwedeng sumukat ng item mo kaharap ni customer. So hindi pwede 'yon. So ang pwede lang magsukat ng item na 'to yung customer mismo. So hindi ka pwedeng sumukat. Okay? Yung ginagawa niya hindi yan hindi yan allowed. So 'yon. Yan. So, hindi yan pwede, mga kaswisi. Okay, ma'am. Bili na natin. Ako, babayaran nyo pa po to sa SM North. Sinasamahan. Yan, mga kaswisi. No? So, after natin maibigay yung bagong stock and then okay na si customer sa item na gusto niya, nabibilhin na niya. So, needed natin siya ihatid dito sa customer service. Or tinatawag na cashier yan. Kasi meron din customer service tapos katabi, cashier yon. So, ito na to. Nandito na siya sa cashier, mga kaswisi. So, ihatid niya yung customer, then magbabayad na siya. Para proof lang na talagang binayaran niya. Ganun. Kasi ganun talaga tayo. Lalo na sa outright. Pala talaga. Ma'am, hanggang pag-uwi niya, sasamahan ko pala kayo. Sabi nila. Hi, sir. Hi, ma'am. Thank you for shopping, ma'am. Gusto ko yung nagtatawag ng size. Saan nagtatawag ng size? Sili lang po namin. Mga ano lang po ito mabilisan, 3 days. Si ate, iniwan ako. Ay, yun lang pala. Akala ko multo ka. Alam nyo, pag sales lady ka, yon mga kaswisi, no? So, makikita mo, nagtatakbuhan sila, no? Which is hindi yan proper na ano. Hindi mo kailangan tumakbo dyan kasi sisitahin ka ng iyong superior. Kasi bawal yan. Kasi since na kahit sabihin natin maraming customers, ganyan, so hindi mo kailangang tumakbo dyan. Unless kung talagang 3-day sale, syempre maraming customers, hindi rin natin mapigilan na gawin yun, na tumakbo para lang makuha yung mga stocks, which is okay naman yun. Pero pag sa ganitong mga walang masyadong customers, ganyan, so hindi mo kailangan gawin yan. Iwan mo nga, maaari, mga bruha kayo!
Yun. So, hindi mo kailangan sumigaw-sigaw dyan na parang nasa kalye ka, no? So, nasa loob ka ng department store, mga kaswisi. So, kailangan mong maging proper, ano ka, maging professional ka, ganun. Yun yung, ano, yun yung mga, isa yan sa mga bawal, yan. Okay? Kaloka kayo, iniwan nyo ako, hindi ko alam to. 602-264-721, call me. Yun. So, nakikita nyo, no, kinatawag na niya yung stock number ng item na hawak niya, no? And then, ano yung size, kung ano yung kulay, at ano yung design, mga kaswisi. So, ganyan tayo tumawag ng item sa ating mga stockman, which is nasa loob na siya, mga kaswisi. Nasa loob kasi siya ng stockroom. Kung ano man ang sinabi mo, yung gaya ng binanggit ko, yung description, yung description ng item, kung ano yung size, kung anong kulay, yun. At saka kung saan siya nakapwesto. Kasi meron din yung mga code na yan. Kung saan siya nakapwesto, kung ano yung kulay, kung ano yung design, yun. So, kailangan mong i-call yun. Saka kailangan malinaw na malinaw. Kasi may pagkakataon kasi na katulad ng ginagawa niya, parang hindi yan malinaw. Kasi nga parang nag-eme-eme lang siya. Kaya yun. So, pag tatawag ka na ng stocks or kukuha ka ng bagong stock, so make it sure na clear yung sasabihin mo para hindi naman tumagal yung conversation nyo. Kasi dito, mabilisan kasi dito, mga kaswisi. Ang mahalaga na deliver mo ng maayos at the same time, marinig ng kabilang linya. Kasi ito, tawag dito ay intercom, mga kaswisi. Yun, pipindot ka dito. Pagkapindot mo, habang nakapindot ka dito, is magsasalita ka. Pagka tinanggal mo na yung kamay mo dito sa bottom na ito, eh, close na yung usapan nyo. Yun. Parang sa walkie-talkie, ganun. So, parang ganito din. Yun, mga kaswisi. Okay? Sir, how are you today, ma'am, madam? Yes, we have an order. Black Patricia, $19.99. Ay, hindi ko na itanong ko yung price. Ay, ang bilis naman. Masyado ko mga... Yan. So, makikita nyo, mga kaswisi, ito na yung loob ng stockroom, no, mga kaswisi. Yan. Siyempre, ito si ate, ano bang brand niya, no? So, titignan natin. So, Filia siya, no, sa mga sapatos siya. Yan. So, meron silang sariling stockroom kung saan ay kukuha ka ng item. Pwede silang pumasok kasi consignor kasi sila. Itong uniform na to is consignor, mga kaswisi. Yan. So, pwede silang pumasok kasi may sarili silang cubicle kung saan nandun yung lahat ng mga stocks nila. May mga stockroom kasi na tatlo-tatlo ang stockroom, dala-dalawa yung stockroom. So, depende sa items. Depende sa company kung ilan ang i-occupied nilang cubicle para sa mga stocks nila. Ganon. Pero usually, tigisa lang naman. Per brand kasi yun. So, depende mga kaswisi. Kaya yun. Alert! This is Alexi, one of the abo. Pwede pala aso? Yan. So, sa mga mall, mga kaswisi, allowed ang aso. Pero alam ko, sa ganyan, maglalagay nga lang ng diaper dun sa aso. Yan. Siyempre, pagka nasa loob ka na ng department store para maiwasan ang makasira ng ano, kasi siyempre ngangat-ngatin, ganyan. So, bubuhatin o kakargahin yung aso. Yun. Pero, pwede naman. So, yun. Ah! Inagat ako! Charing lang. Yan. So, syempre, since nakakuha na siya ng item, so, kailangan, ibigay mo na kagad sa customer. Yan, para hindi mainip si customer. Gulong! Yan na, mga kaswisi, di mo kailangan gawin yan, nagumulong-gulong ka dyan. Nakakatawa naman to si Alex. Pero ano, mga kaswisi, bawal na bawal yan na yung ginagawa mo. Wala ka sa military exercise, no? So, bawal yan, ha? Bawal yan sa loob ng department store. Yan. Nakakapagod pala. Ba't ako natatakbo? Pagkarap sa customer, paano walang nangyari?
Yan, yung iikot ka ng ganyan. So, bawal yan mga kaswisi. So, ano lang tayo dyan. Simplehan lang natin yan. Be professional tayo dyan. So, yun lang. Charmer, buksan na yan! So, yung ina-assist niya mga kaswisi, isa yan sa mga consignor na Filia yung brand. No? So, nakita natin kanina lang. So, same lang din mga kaswisi kung paano siya mag-assist sa outright. So, same lang din sa consignor. So, ang difference lang mga kaswisi, yung hawak ni Miss Alex ngayon is consignor brand. So, meaning kilalang brand ng sapatos. Okay? Pagod ako sa ginawa. So, yung ganyang ginagawa niya, yung pag-upo niya sa sahig, hindi yan pwede ah. Hindi mo kailangan gawin yan kasi bawal yan. Pwede ka naman umupo pero hindi yung sasayad yung puwet mo dito sa ano sa sahig. So bawal 'yun. I mean yung ganyan ginagawa niya, bawal 'yun. Pero yung uupo ka na parang maglalaba ka or iihi, yung parang itsurang ganun. Pero hindi sasayad yung puwet mo sa ano sa floor, is okay lang 'yun. Pero yung ganyan ginagawa niya is bawal. Hindi siya pwede. Mami, bilhin na yan. Okay. Ako na. Thank you. Ako na, ma'am. Parang ano to? Tattoo ba to? Ano ba to? Yan. Yan, mga kaswisi, no? So, may makikita tayong sticker na nilagay dito sa ano niya. So, which is, itong item na to ay consignor, gaya na nababanggit ko. Isa yan sa mga protocol ni Filia. Makikita natin, ayan. Yan yung Filia na brand, no? Makikita natin kay Filia kasi ganyan ang protocol nila kapag sila ay nakakabenta ng item or ng sapatos, no? So, kailangan may tatanggalin sila dito sa box na to, katulad nitong sticker na to. So, ilalagay nila yan sa gilid ay sa either kanan o kaliwang braso, ganyan. Or nearest sa kamay, no? Para proof lang na, ano, na nabili yung item. Siyempre, ihatid mo yung customer sa counter. Gaya ng ginawa niya kanina dun sa isang customer. Papatato ba natin to? Para alam niyo. Yun. So, yan mga kaswisi, no? Since natapos na yung transaction dito sa customer, so, ididikit na yung benta ni Ate Girl, itong consignor na to, dito sa kanilang daily sales report na tinatawag. So, sa daily sales report na to, mga kaswisi, so, kung ano yung araw na to, kung kailan na-purchase yung item, ilalagay yung date at saka yung pangalan, kung sino yung nakabenta. Yun. So, ganun ang ano nila dyan, ang protocol nila para magkaalaman or malalaman kasi yan yung tinatawag na performance mga kaswisi. So, kailangan mong gawin yan kasi nga para malaman kung ilan ang benta mo for a day, ganyan. Kasi nga para malaman natin kung makukontinuous ka ba o hindi. Ganun. Isa yan sa mga average ng performance natin. Yan. Bilang consignor sa company na to. Ito yung katulad nito ni Filia. Sa araw na to. So, yan, no, mga kaswisi, no. So, hindi mo kailangan na akbayan yung mga kapwa nating sales clerk, no, na ganyan. Kasi kailangan yung dalawang kamay natin is naka-stand straight ka lang habang naglalakad ka, ganyan. Kasi nga, be professional kasi tayo dito. So, professional talaga tayo dito. So, pag sa labas naman, kapag ano, pwede naman. Pero pag nasa selling area, which is bawal. Yun, bawal siya mga kaswisi. Bana kami. If you really love me, habang nag-antay ng customer. Yan. So, sa opening mga kaswisi, yan yung gagawin, no? May hawak siyang feather dust. Yan. So, kailangan maglilinis ka ng module mo. Eh, kasi ito yung module na tinatawag. Yan, module yan. Module. Ito yung wall. So, yung area ni Chico. Chico ba to, diba? So, kikita na ba natin? Yan, Chico, diba? So, children's shoes siya, no? So, kung ilan ang kanyang area. I mean, yung kanyang mga module. Kung may wall ba siya o wala. So, kailangan mo linisin yan para maiwasan ang madumihan. Ganyan. Kasi para nga naman na pagdating ni customers, kailangan malinis kahit yung item mo mga kaswisi. So, yun mga kaswisi.
Yun. So, yung ginagawa niya, no, hindi yan pwede, no? Kasi parang ginagawa niya kasi dito is nagra-rounds siya sa lahat ng department, no? So, yung ginagawa niya ay hindi pwede yan, yung parang naglo-loitering ka, yun. So, kung saan lang yung area mo, mga kaswisi, so, dun ka lang. Halimbawa, kung ang brand mo ay katulad kanina, si Chico, so, dun ka lang, ganyan. Kung ikaw, katulad nito ni Miss Alex, kung ikaw ay nasa lady shoes or dito, ito luggage to eh. So, kung saan ka naka-area, dun ka lang. Hindi mo kailangan ikut-ikutin yan. Kasi nga, ang iniiwasan dito ay mawalan ng tao yung mga area natin. Kung saan talaga tayo naka-assign. Ganyan. Maliban na lang kung nandiyan na yung closing. Halimbawa, mag-CR ka or mag-break ka. So, okay lang yan. Kasi may kapalitan ka naman. Pero kung ikaw lang mag-isa, so, depende kung maraming customers, eh, okay lang naman na mag-CR ka kasi siyempre, saglit lang naman yun. Then, kailangan mo bumalik agad para mag-assist sa customers. Yun. Yun, mga kaswisi. Ako po mag-assist sa inyo, sir. What can I do for you, sir? Sir, you like this? Ay, ano pa gusto niya, sir? Wala na. Wala na? Dalawang ganito gusto niya para bag-bag. Ang pango mo naman, kuya! Yun, yung ginagawa niya, no, hindi mo kailangan gawin yan sa talagang customers natin. Awakan mo yung leeg, awakan mo yung ulo. So, hindi yan pwede, ha? Hindi yan pwede, mga kasmisi. Bawal yan. Masahe pa kita, ha? Sa ulo. Sir, thank you, ha? God bless you. Ano po gusto niyo? Away. Gusto niyo po ng away? Charing. Yun, mga kasmisi, no? So, since na nasa escalator siya, mga kaswisi, so, ang pinaka-proper dito ay nandito ka sa kanan dapat. So, makikita mo yung ating itong kasunod kasi may ID siya, no? Eh, tingin ko eh, siya yung isa sa mga heads ng itong branch na ito or pinaka-head sa lahat ng branch, no? Hindi ko lang sure kung alin. Ang talagang pinaka-position talaga ng mga empleyado is dito sa kanan. Aakit ka, kakanan ka, ganyan. Tapos kung after break, yan, or magsi-CR ka, after mo mag-CR, so, bababa ka. Kung ang area mo ay nasa baba, so, gagamit ka ng escalator, pero dito ka sa kanan. Hindi ka po pwesto dito. Kasi ditong area na to, mga kaswisi, area ni customers. So, hindi mo kailangan pumwesto dyan. Unless kung halimbawa, na end of contract ka na, or namili ka sa ibang branch, okay lang naman, pero okay lang naman. Pero kapag ka ikaw ay nag-duty na, so dito ka sa kanan. Dito sa kanan na to, okay? Ay naman, ganito ba mababa ang sales lady? Ako, ay naman ang posisyon ko sa kanan. Ito talaga kami madalas ng money ko ng bata. Sa mga accessories. Ah, sige, ayun! Anong gusto mo? Yan. So, pagpunta niya sa accessories, mga kaswisi, may mga tumitingin, no? So, ang alam ko, kasi wala akong idea dito kasi di naman ako na-assign dito eh. Pero ang alam ko, pwede naman isukat yung mga ano dito, pero ihatid mo rin kung saan siya magbabayad. Yun. Kasi ito kasi, itong accessories na to, medyo maselan, gawa ng maliit na item, pwedeng ibulsa, mga kaswisi. Yan. So, todo pantay din ang ating mga CRO dyan na tinatawag, o yung tinatawag nating Customers Relation Office. Yun. Officer, ganyan. Yan, ito, isa na siya, yung security guard na to. Isa siya sa mga CRO, yun. Pero tingin ko, mataas yata ang posisyon to, hindi ko lang sure. Di ako sure dito. Pero importante, meron silang, may magbabantay or meron silang security. Yun. Pangarap ko ng bata ako, tas maglalabas. Anong ginagawa ko dito? Sales lady ako. Mukha ba akong tambay dito? Ma'am, you want this, ma'am? This, ma'am, you want? Ma'am, this one, I'll buy you, ma'am. Sapa. So, ma'am, ito po kukunin nyo? Pwede yung sitang ito. Sige. Saan ba ito nakapwesto? Magkano ba? Yung sinasabi ni customers, pag-iisipan niya muna. So, meaning, either wala siyang pera, wala siyang balak bumili, or either nagwi-window shopping lang siya, or hindi niya gusto yung design ng item. So, maraming dahilan kung bakit niya nasasabing, sige, pag-iisipan ko muna. Kasi usually, nangyayari talaga yan na titingin sa area natin, kumwari, mangangalkal siya, tapos pag inassist mo na siya, sasabihin niya, sige, pag-iisipan ko muna. Ganon. Pero may ibang customers din, mga kaswisi, na bumabalik din kasi nga, napag-isipan na nila. Ganon. One, two.
kanina dito. Yun. Yun, mga kaswisi, no? So, makikita mo yung ginawa niya, no? Tinaas niya yung kanyang kanang paa. So, parang akala mo nasa kanto lang, mga kaswisi, which is hindi ito pwede. Hindi ito ina-allowed. At saka kung makikita nyo, letter X talaga, no? So, hindi talaga siya pwede. Kasi hindi siya proper at hindi maganda sa paningin ng ano. Kasi nasa loob ka ng mall, ang ganda-ganda ng mall, tapos mag-aasta ka parang nasa kanto, which is hindi yun maganda. So, isa yan sa mga bawal, mga kaswisi, no? Yung ginagawa niya. Bawal talaga yan. Ito siya bibili, pero... Bilin mo na. Gusto mo eh. Nung bata ako, ganyan din ako yung gusto mo, tapos ayaw mo pa. O, ako na yung sa 400 mo, mabili mo lang. Sige na. Babalik mo na lang sa akin yung magsiwerdo ka. Alam ko yung ganyan. Alam niyo, nung bata ako, gusto ka tapos hindi pasok sa budget. Ano kumakan na ng sales lady? Di lang yung libre, di ba? Ano po ba ako? Kayo pa rin to. Parang binibili niyo lang po yung buong SM, ah. Isang kasi... So, yun, no? So, inahatid niya yung customers, no? Kahit katulad ng binanggit ko, no? Kasi nga, ang iniiwasan dito ay magkaroon ng shoplift, no? Kaya yun. Hindi, sa kanya na yan. Sa'yo na yan. Miss Soriano, Miss Sor, sa guidance counselor ko nung high school. Pasensya na po sa lahat. Ito na po ang kabayaran. Thank you so much. Thank you. Okay. Yun. So, mga kaswisi, no? Hindi mo kailangan yakapin yung customer kasi ano yan, eh. Pag sale lang naman ng thank you, is okay na yan sa customer. Ang mahalaga doon na deliver natin ng maayos yung item at the same time, ano tayo dito, be professional tayo, yun. So, yun. Welcome to SM! You speak English? What? Ni Pongo. Chari! So, you want this, the white one? What's that? Sungay? It's a wig? But I think this one na. Yung ginagawa niya yung pagsayaw-sayaw sa ano, hindi yan pwede ha. Basta nakatayo ka lang sa gilid ng customer, is okay na yon. Pero yung ginagawa niya, nakakatawa kasi. So which is hindi yan pwede, no? Bawal yan. 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 Bawal siya ha, mga kaswisi. Bye, Minnie. Bye, girl. So bawal yung mga kaswisi. Bigla tuloy ako natawa. Yan, yan yung correct, mga kaswisi. Yan yung proper na pagsasabi na thank you ma'am, see you again, ganyan. Thank you ma'am, come again, ganun. So, isa yan sa mga tamang ginawa ni Miss Alex Gonzaga dito sa kanyang vlog, no? So, yan yung tamang pagsasabi ng thank you at see you again, come again, ganyan. So, okay yan, okay yan. Come back again! Oh, let's buy! Yan. So, dito tayo sa jeans, no? Kung saan, kung makikita nyo, ito, Bisor to eh. Bisor, ewan ko kung anong brand siya, no? So, makikita nyo, ito yung outfit niya ay pants, kung ano yung item niya, kung ano yung brand niya, kasi ito yung pin niya, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung brand name niya dito. So, kung ano yung brand name mo, kailangan ang pants mo is same lang din sa brand name mo. Yan. Since na siya ay naka long sleeve, siya yung Bisor. Pero, iparte siya ng consignor, mga kaswisi. Kaya yun. So, play na natin. Oh, let's buy! Kanino to? Sa'yo? Ay, bawal pala mo. Ano gusto mo? Tinan mo. Napakaganda! Sorry. Yan. Since na siya yung model ng jug, no? Yan, siya ini-endorse niya yan eh. Kasi ano eh, siya kasi yung ano niyan, endorser nitong jug. So talagang inaano niya yan. At saka yun, kung makikita niyo may pagkain sandala, biskuit. So hindi yan pwede, no, mga kaswisi, na kumain ka sa loob mismo ng selling area. Dahil lang iniiwasan natin dito ay madumihan yung mga items. Yan, so hindi yan pwede, no. Yan, hindi siya pwede. Hindi talaga siya pwede. Kaya yun. Tagal naman, kuya. Sorry. 28. Sakto ka. Para sa'yo. Perfect. Aray. Dito natin si Ate Lani may flight. But sa Grand Pants Day, guys, ang dami pantalon. What do you want, ma'am? What pants? What kind of pants? What can you recommend? I recommend the anti-fit. Ito parang
umiyak na ba? Ay, umiyak siya! Don't cry. Mommy said, first aid with teramycin. Yun ba talaga size nila, ha? Nagbe-break time na muna ako. At mag-break time ako kung saan sila nagbe-break time talaga. Putang mo, ha? Babaya. Charing. Yun. Kasi ano ito, isa to sa mga reality ng pagiging sales clerk. O yung utang mo, bayaran mo, ganun. So, isa yan sa mga reality, no, na yung mga may utang, hindi pa nagbabayad. Tapos yung ano, sila pagalit, pag sinisingil mo, mga ganun ba. So, yun. Isa yan sa mga reality, no. Talagang literal na literal yan sa loob ng selling area, no. Yun, wait lang. Yan. So, syempre, kapag ka ikaw ay magbe-break na, so, meron tayong canteen o tinatawag na cafeteria, ganyan. Saan ay dandun yung mga pagkain. May mga soft drinks, ganyan. May pa-load. At ano pa ba? Pwede kang pwede kang kumain, magbaon, ganyan. So, dito, mga kaswisi, meron silang hinired na canteen, yung mga canteen kung saan ay nagsiserve sila ng almusal, nagsiserve ng tanghalian, at meron ding merienda, mga kaswisi. Yan. So, kung ano man yung merienda dito, merienda yata ito, no? So, yun. O tanghalian. So, depende. Kasi depende kasi sa shift ng ating mga employees, kasi may papasok ng opening, so ang kain yan, mga 12, ganyan. Pag midship, mga around 2 o'clock. Tapos pag closing, mga around 3 or 4 o'clock ang break time nila. Kaya yun. So, depende. Lalo na pag 3-day sale, mga kaswisi. So, maraming tao talaga dyan. Kaya ang ating mga staff ng canteen, mga kaswisi, so kailangan nila mag-prepare ng maraming pagkain. Kasi, lalo na pag 3-day sale, talagang hindi mo mabilang, hindi mo ma-control yung mga employees na kumakain at saka lumalabas, mga kaswisi. Kaya yun. Yun. Isa. Ikaso. Makain lang! Huwag mo na akong ligawan, na yung asawa na nga ako. Yun. Yun, mga kaswisi. Kasi, mga kaswisi, nangyayari talaga yan na although alam mong may asawa, pero nangiligaw pa ng ibang tao. Or nagpapaligaw sa ibang tao. Kasi nga, syempre, hindi mo masabi kung kasama ba sa buhay to o talagang pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Yung mga ganun ba? Basta mga ganun. May mga insidente talagang nangyayari na nagkaka-developan while on duty, ganyan. So, ganun. Literal na literal yan. At saka, reality yan, nangyayari talaga yan. Para naman may PCSO. SS. Yan. So, makikita nyo, no, kung kakain na kayo, may harang na siya. Kasi nga, gawa na yung COVID, no? Para maiwasan natin ang ating mga empleyado ay magkaroon ng COVID while on duty. Yan. So, syempre, may pananagutan din kasi yan. Kasi nga, while on duty, tapos nagkaroon ng COVID, ganyan. So, for safety na lang din. Kasi nga, kailangan kasi na ang lahat ng empleyado, aside sa fully vaccinated, kailangan healthy. At saka talagang, improper naman. Kasi nga, para maiwasan yung COVID. Kaya yun. Sarap ng bad choy nila. May boba. O, tapos Mars. Ano nangyari? Kumari ka nun talaga yan. Yun. So, yung ginagawa niya, mga kaswisi, dahil nga break time, no? So, kanya-kanyang chismisan, kanya-kanyang maretesan, ganyan. Pag-uusapan nila yung isang tao, ganyan. So, reality yan, nangyayari talaga yan. Kasi ko na pinapansin yun, eh. Kasi, ano mga latest dito? E, paano yung asawa ko na pwesto sa SM, di ba? Kaya masyado nakikita yung taga-stock room dyan, parang yung lang ako. Yun. So, after mong kumain, mga kaswisi, so, pupunta na ng locker, no? Yan yung itsura ng locker. Ewan ko kung anong branch to, no? So, ito yung itsura ng locker, mga kaswisi, kung saan ikaw ay magre-retouch. Isa rin tong tinatawag na vanity para sa ating mga babae. Kasi nga,
ano eh, dito tayo nagbi-make up kasi may ano naman eh, may makikita ka naman eh, may upuan, may salamin ganyan. Pwede rin nakatayo ka lalo na pagka weekends kasi maraming tao. Maraming tao talaga, walang may day off niyan. Kaya no choice, kung hindi ka makakaupo dito, eh tatayo ka talaga. No choice talaga tayo diyan. Reality 'yan. Guys. Yan, mga kaswisi, no? So, habang break time mo, mga kaswisi, pwede kang humawak ng cellphone, no? Either lunch and coffee break, no? So, pwede kang humawak ng cellphone, pwede kang humawak ng pera, ganyan. Kasi nga, may bibilhin ka, kakain ka, lalabas ka, ganyan. So, pwede yan, mga kaswisi. So, ang limit na time mo lang dito, kung ang ginagawa mo ay for coffee break lang, mga kaswisi, so, yun. Ilang minutes lang naman yan. So, depende sa'yo. As long na kung ano, alam na alam mo kung ano oras ka nag-out. At alam mo din kung ano oras ka mag-i-in. Kaya yun. So, pwede naman. Hindi naman bawal yan. Ay! Huwag ako magpapalit. Parang may fantasy ko itong asawa ko. Nanggigigil ako sa'yo. Hindi ka na pwede pumunta sa SM. Bibigyan ka na 70% discount mamaya. So, yan mga kaswisi, no? After mong mag-break, no? So, balik selling area ka na. Yan. So, nandito na tayo sa Watson's or Health and Beauty sa loob ng department store, mga kaswisi. So, mag-a-assist na siya ng customers ulit. Ha? Mari! Kung pinakausap yan. Yan, mga kaswisi, no? So, itong ano na to, itong ginagawa niya, ilalagay mo yung braso mo dyan sa module, which is bawal yan. Hindi yan pwede. Hindi yan ina-allowed. Kasi para ang nasa tindahan yan eh, nasa kanto lang eh. Ganun kasi yung datingan. So, which is hindi yan pwede, no, mga kaswisi? Hindi talaga yan pwede. Yun lang. Yan. Nakamas lang yan mabawang, hindi na yan. Charing lang, hindi. Ma'am, ano sa mo? The best eyeliner. Yan, mga kaswisi, no. So, makikita nyo si customer nasa gilid lang. Pero ito yung major consignor, no. Ito yung demo ng Ever Belena, mga kaswisi. So, dapat siya ang mag-a-assist dito kasi nga, yun yung trabaho niya talaga, which is ginagawa ngayon ni Miss Alex, no? Pero since na siya ay sales lady, mga kaswisi, so, or sales clerk, so, dinedemonstrate niya itong item na to. Yan, para mainganyo si customer, at the same time, pwede rin niya i-trial yan kasi meron naman silang mga samples. May mga sample sila dito ng mga products na pwede niyang i-try sa ating mga customers para maenganyo siyang bumili gamit itong brand na ito. Yan, si Ever Belena to eh. O si ate girl yan. Ini-encourage ni Miss Alex itong ating customer na bumili siya nitong item na to. Kasi meron naman silang mga samples ng katulad ng hawak niya, may makeupan yung customers para malaman yung ano yung meron dun sa items na binebenta niya. Yan, isa yan sa mga market strat lalo na sa mga makeup, no, para i-try. Minsan din kasi may mga customers pumupunta lang magpapa-makeup ganyan. Yun, papamakeup sa kanila. Kasi ang alam ko sa mga makeup talaga, kailangan marunong kang mag-makeup, mga kaswisi. Kaya yun. So, ito na, no? Hindi ako bibiro, ah. Isang ganun mo, di niya agad. Gusto mo pa sample lang, kaya may sample pa tayo. Ganda na. Saring lang. Yun, no? So, nagtanong na siya kung meron bang sample. So, meron naman talaga yan, mga kaswisi. So, ina-apply na niya sa customer, no? Kasi may upuan sila, no? At mini-makeup pa na siya ni Miss Alex. Yan. Sa, ano yata ito eh, sa eyebrow. Yun. So, yun. Waterproof yan. Alam mo, hanggang sa hukay, dala-dala mo na. Ay, ano ba gano'n? Ever Belena forever lasting. Thank you, ma'am. Ayan. Yan, mga kaswisi, no. Siyempre, since maliit yung item, so same lang din ang procedure. After na mas satisfied yung ating mga customer, napapurchase natin siya. So, yeah, tignan natin sa counter. Yun, para ma-purchase niya. Anong gusto mo? Lipstick? Iha? Pumapasok ko sa school? Ano
Yan. So, yung ginagawa niya, mga kaswisi, aside sa ano, inaalam niya yung ano man ang meron dito sa ating customers, kung bata pa ba siya o hindi. Kasi naka-face mask eh. So, hindi natin madidistinguish kung ano talaga yung kailangan niya. So, since na ini-entertain niya, ini-interview niya, so, sinasama niya na rin yung product knowledge, no? Para malaman kung ano talaga yung kailangan niya at anong, kung anong product ang pwede sa kanya. Lalo na kung siya ay medyo morena, ganyan, medyo maputi, ganyan. So, depende sa item, no? So, sa depende rin sa kanyang taste, ganyan, kung ano talaga yung trip niya o gusto niya. Kaya yun. Ay, nasa London. Oh, girl, I've been there. Kasi, alam mo, sa London, there's no ever Delena. So, you get this. You know what? Get 5 and then sell it there. Sell it ng 300. O, ba kumita ka pa? Ano mas gusto mo yung lighter, darker? Darker. So, mirrored mo ka pa. In a 195, if you buy 2 any, you get freebie. Ay, hindi ko eyeliner na. Ay, ito. Yan. So, may nabanggit siya, no, about sa freebies, mga kaswisi. So, depende kasi sa item or sa brand. Katulad nito, ewan ko kung brand to, no. So, meron siya nito. So, meaning, kapag bumili ka ng ganito, worth na, ano, may freebies kang ganito. Or yung tinatawag din na GWP, no. Pag sinabing PWP, mga kaswisi, ito yung, ano, purchase with purchase, kung saan ay kailangan mag-purchase ka ng ganitong halaga, then mabibili mo siya ng ganitong halaga. Ganon. Ganon siya, mga kaswisi. Ay, nag-highlighter ka? Ito gamit ko ngayon. Napakaganda nito. Ay, napapadami ka na. Baka mapagalitan na tayo ng mami mo. Oh, see? Meant to be. Ikaw, ballet dancer. Ako naman before, ballet party. Bentahan ko siya. Napakaganda nito. Alam mo, kahit wala ka ng makeup. Ay, ginagamit mo? O, di ba? Ang galing talaga. Thank you. God bless you. Ingat ka. Enjoy. Buti nakita tayo dito, di ba? Kamusta? Kota na tayo, Mare. Yun. So, yun, mga kaswisi, no, kung nagtatanong kasi siya kung kota na ba, ganyan. So, usually, mga kaswisi, ang lahat ng mga branded, either outright or consignor, eh, meron kanya-kanyang kota na tinatawag. Halimbawa, kung ilan kayo sa pwesto, eh, kailangan ma-reach nyo yung ganitong halaga or ganitong pairs. So, depende yan, mga kaswisi. Kasi since ito si Ate Girl ay nag-iisa lang dito sa kanyang module. So depende sa monthly niya kung magkano kailangan ma-reach niya 'yon, at least 10 to magsisimula tayo sa 5% hanggang 100% ganyan. So depende sa market ng ating ano ngayon, generation ganun. So depende kasi, mga kaswisi. Ang mahalaga lang doon kung ma-reach niya at least 10%, 5%, 20% o 30%, is okay na yun. Ang malaga lang dun, kumota siya. Yun. Nahigitan niya yung last year na benta. Kaya yun, mga kaswisi. Eh, Mare, puro commission ko yun, ha? Parang wala akong ginawa, Mare. Okay, guys, tapos na ang trabaho ko. Pero syempre, bilang sales lady. Yun, mga kaswisi. So, tapos na raw siya, no? Tapos na raw siya magtrabaho. So, pwede siyang ano, mamili dyan, pwede kang bumili ng item mo dyan. I mean, pwede kang bumili ng kahit ano na gusto mo. Basta pag naka-off duty ka na, mga kaswisi, so may ililista kang or meron silang form ng shopping pass, no, mga kaswisi. So meron button yon at meron number. So isusulat mo yon, pangalan mo, department mo, kung magkano yung pera na ipapasok mo, kung ATM ba yan o cash, ganyan, o gift check, yan, pwede rin. So, yun, pwede kang mamili, mga kaswisi, basta after duty. Ang makaka-avail niyan, opening at saka midship. Pero pag closing naman ang schedule mo, so papasok ka nga lang ng maaga, mga around 10 o'clock ng umaga. So, before ka mag-duty, so pwede ka naman bumili. Yun. Pero medyo hassle lang naman sa closing kapag ikaw ay closing, kasi syempre 2 hours lang ang pagitan mo. So para may limit kasi. Hindi katulad ng opening ka, so may marami kang time para mamili.
Kasi kapag once na nakapag-out ka na, so mabilis yung oras eh. Diba? So, yun. Pero pwede naman. Pwede ka naman bumili, mga kaswisi. Mahilig din tayo sa sales and marketing, so ako naman ay mamimili. Dami! Dito pala kayo bibili ng ito. Dali mo! Thank you, Santa! Ay, sorry, hindi ka pala si Santa. Okay? Okay na? Sige na, go na? Aliwa? Kinawa mong palo si Evo. Sa 11-11, magkita-kita tayo dito sa SM dahil lahat naka-sale. Yun, mga kaswisi, no? So, makikita nyo ito. So, 11-11. So, meron silang promotion sa lahat ng branch nila ng SM at meron silang mga 10% off yan sa lahat ng branch ito, no? At meron silang mga gift pass, ganyan. So, isa to sa mga promotion nila na syempre going to Christmas na kasi. So, ano na to? Peak season na ito, mga kaswisi. So, ini-endorse na niya or pinopromote niya ni Miss Alex Gonzaga yung ano, itong ano na to, promotion na ito. Yan. Para bumili tayo sa SM. Yan, yeah, yun. So, alam niyo na yan. Bumisita na kayo dito sa SM Makati at sa lahat ng parte ng SM. Dalian niyo na dahil magsisale. Huwag niyong antayin na makita niyo ako dahil talagang pabibili. So, nakikita niyo lahat yan. Sale. Mas-sale sa 11-11. So, see you guys. Guys, we are SM. We've got it all for you. Yan. So, tapos na yung kanyang video, no, about dito sa kanyang sales lady for a day. Ayan. So, yun. So, I hope na may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi, no. So, itong episode natin na to. Yan. So, masasabi ko lang, mga kaswisi, talagang hindi naman ako against sa kanya, no. Hindi naman ako, ano bang tawag dito? Hindi naman ako against sa kanya, sa ginawa niya. Maganda nga yun eh, kasi para mas nalalaman natin kung tama ba ito, okay ba ito. So, nakikita natin yung meron dito sa, ano, sa, kung ano meron sa loob ng department store. Yan, sample na natin yan si SM. Ayan. So, hanggang dito na lang ako, mga kaswisi. I hope na may natutunan tayo at hindi naman ako against sa ginawa niya, no. So, natatawa lang ako. Pero good thing na lang din kasi nga para meron din tayo episode for today. Ayan. So, hanggang sa muli. Thank you, mga kaswisi. Thank you. Bye-bye.